Kaya na mga idol na ano na natin, na-set up ko na yung tent. Mga idol, samahan ninyo ako sa isang napakagandang beach na ito na matatagpuan malapit lamang dito sa Metro Manila. Sa katunayan, napabilang ito sa listahan ng magagandang beach na matatagpuan dito sa probinsya ng Cavite. Dati daw, dito nagsushoot ang mga artista na gumagawa ng pelikula. Mula Maynila, ay bumiyahe ako ng mahigit 2 oras. Narating ko ang bayan ng Ternate kung saan dito natin matatagpuan ang Paniman Beach. At dito na rin ako bumili ng aking mga lulutuin sa kanilang palengke. At mula naman dito, ay bumiyahe ako ng ilang minuto at narating ko ang isang papasok na kalsada na ito na may nakalagay na Puerto Azul. Makikita natin ang signboard na ito dito sa gilid ng kalsada. Bago tayo makapasok sa kanilang entrance, ay kailangan natin mag-iwan ng valid ID sa kanilang guardhouse. At mula naman dito ay kailangan pa nating bumiyahe ng mahigit 20 minutos marating lamang ang lokasyon kung saan ang Paniman Beach. Dito pa lang ay busog na ang iyong mata sa napakagandang tanawin na ating makikita at madadaanan dito. May mga nakikita pa nga ako mga wild monkey kaso hindi ko na nakunan. Gumayat nga pala ako ng maaga para maaga na rin akong dumating dito. Pero na-surprise ako sa dami nga naman ang nauna kaysa sa akin. Dito sa labas ay makikita natin ang kanilang entrance fee at ang kanilang cottages. Kaya niyo sir, ilang kayo sir? Salam. Sige boss, agit lang, agit lang boss. Okay ma'am Sheila. Ilang kayo sir? Ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa sir. Kung nagbabala kayong pumunta dito at magpapareserve ng mga cottage, kontakin nyo na lang si Ma'am Sheila na nasa screen natin ngayon. At habang nasa loob na ako mga idol, ay namangha talaga ako dahil sa sobrang linis at napakagandang beach na ito. Feeling ko nga ay parang nasa Little Boracay ako. At hindi ko na napigilan na padampot na ako sa kanilang buhangin. Sa sobrang pino nga naman nito, ay pwede kang maglaro dito tulad na lang ng nakikita ko ngayon ay naglalaro sila ng volleyball. At ito nga pala yung mga cottages nila dito. I'm sure makakarelax ka dito kasi dito ay hindi crowded, may masarap na simoy ng hangin, at pwede kang magpahinga at mag-sound trip sa lilim ng mga punong niyog. Sa lapad ng area nila dito ay magagawa mo kung ano ang gusto mo. O nga pala, pwedeng magdala ng tent dito. Bahala ka na kung saan area ang gusto mo. Basta ako ay nakahanap na ng pwesto dito sa gidli sa ilalim ng mga punong kahoy. So, dito tayo mga idol. Magsisit up tayo dito ngayon ng ating mga gamit. Ayan, solo flight muna tayo dito ngayon. At shoutout nga pala sa pinakamatibay na tent, Altitude Outdoor Gears. Mura na, napakatibay pa.
At pagkatapos kong mag-sit up ng tent ay nag-sit up na rin ako ng aking lutuan. Sa mga nagtatanong dyan ay nabibili lang po ito online ang aking mga ginagamit. Karamihan sa mga campers ay ito ang kanilang gamit dahil handi lang kung bitbitin. Ito nga pala yung niluto ko, tinulang isda. Nilagyan ko na rin ng gulay para masustansya. At pagkatapos ay tinira ko na baka tirahin pa ng iba. Kain tayo mga idol. Pagkatapos kong kumain ay naligo na rin ako. Dito naman sa dalampasigan ay may nakita akong bangka. Dumadaong pala sila dito dahil nagbibenta sila ng mga seafood at mga isda. At bumili na rin ako ng kunting isda para pang lunch mamaya. At pagkatapos kong maligo ay naglalakad na naman ako dito dahil feel na feel ko ang privacy ko dito. Yung feeling na ikaw yung may-ari sa beach na ito kahit sa isang araw man lang. Joke lang yun mga idol, nasobrahan lang talaga ako sa pagkamangha sa lugar na ito. Kahit sino naman siguro ang pumunta dito ay mapapamangha ka sa ganda at linis ng beach na ito. At sinabayan pa ng napakasarap ng simoy ng hangin na pinaghalo galing sa dagat at galing sa mga punong kahoy. Habang nagpapalipad ako ng drone ay nakikita ko na may marami palang agila dito na lumilipad sa himpapawid. Sabi ng mga caretaker sa kalapit na bundok ay maraming sangtuwari ng mga agila dito. Mahigpit na ipinagbabawal dito ang panghuhuli ng mga ibon tulad ng mga agila. Kaya tuwing hapon ay makikita mo sila sa sobrang dami nila na malayang lumilipad. At sa gilid pala ng beach nito mga idol ay meron akong nahagip na napakagandang ilog. May mga cottages doon. Saka may bundok na parang ano, cove siya eh. Nasa gitna ito, parang hugis lawa. Kunti na lang magtatagpo yung ano, yung itong dalawang bundok na to. So kaya siya tinatawag na cove. Yeah, yun yung bataan, ayan. So maganda yung ano ko dito, spot ko dito. Kasi parang ano eh, parang may privacy ka dito. Ang makikita mo lang dito ay mga ano lang, kaunting tao. Tapos, ayan, may tulad yan, nagdi-date. Ayan, may nag-ano pa doon, nagti-tent doon. Ayan, tapos dito ako ngayon. Dito sa area na ito, mga idol, sa gilid nito, ang daming tuyong kahoy. Kaya, hindi na ako namang problema ng panggatong. Dahil sa okay ganda ng panahon, ay napag-isipan ko na mag-ihaw na lang ako ng isda. Sa totoo lang, mga idol, ay sa pelikula ko lang ito nakikita dati. Nangangarap din ako noon na sana magkakaroon ako ng ganitong experience sa aking buhay. Pero ngayon mga idol, ay unti-unti ko nang tinutupad ang aking mga pangarap. Simplihan na lang natin, ipalagay na natin na ang karamihan sa ating lahat ay gusto naman talaga ng tahimik na buhay. Lalo na kapag gusto nating tumakas sa magulong lugar at maingay na syudad. At ang dati na pinapanood ko lang sa TV at pelikula, ngayon ay sarili ko ng pelikula ang aking pinapanood. At ang pinaka-best dito mga idol, dahil ako na ang bida, ako pa ang director. Well, sabi nga naman nila, ang panahon at ang oras ay hindi na yan babalik sa'yo. Ayan mga idol, kain muna tayo ng isda, inihaw na isda. Kaya habang may oras, panahon, lakas, ay gawin mo na ang gusto mong gawin. Ang sabi pa nga nila, pag ayaw ay maraming dahilan. Pag gusto ay maraming paraan. Naaalala ko pa nung bata pa ako, nagkukwentuhan kami ng lola ko. At sabi niya, tumatanda na lang daw siya pero hindi pa niya narating ang mga lugar na gusto niyang marating. Kaya lagi kong tinatandaan ang mga sinasabi niya sa akin. Napuntahan ko daw ang mga lugar na gusto kong marating at tuklasin ang ganda ng mundo. Para sa pagtanda ko ay may sarili akong kwento na ibabahagi ko sa aking mga anak at magiging apo. At sa larangan ng paglalakbay mga idol ay isa lang naman yung sekreto. Ito ang tinatawag nilang respeto. Respeto sa kalikasan, respeto sa mga tao, prinsipyo at kahit na anong tribo. Kaya ikaw na nakapanood ngayon ito ay i-share mo na ang video ito para makita din ang ating mga kaibigan at kapamilya. At huwag kalimutang i-follow na rin ang ating page mga idol para masubaybayan nyo ang ating mga adventure at paglalakbay, libutin, tuklasin ang ganda ng Pilipinas. At hanggat sa aking makakaya ay ibabahagi o ikukwento ko sa inyo ang mga lugar na hindi nyo pa napuntahan, pero sa pamamagitan ng aking mga video ay para na rin kayong sumama sa akin na marating ang mga lugar na hindi mo pa narating.